Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for Earth Sign. Ano po? Take only what resonates kasi hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay cross-watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa mga nangyayari sa'yo. Okay, let's start your reading, Earth Signs. Judgment is here, Two of Cups, and the Page of Swords. Ace of Wands is at the bottom of the deck. Para dun sa iba, no, if you are already in a relationship, nakakita ko ng renewal ng connection ninyo, ng relasyon ninyo, parang mas magkakaroon siya ng new beginning na mas magiging maganda para sa relasyon ninyo. Pwede may mga maiisip kayong gawin para mas mag enhance pa yung relasyon. Mas magkaroon ng pagmamahalan at saka yung sweetness para bumalik or magkaroon ng mas sweet pang connection o relasyon para sa inyo. For those of you, I don't know if you're single, pero for some of you na single, no, parang meron kang gustong i-break na relasyon na I don't know kung anong motibo mo doon, but you want to break this relationship. And yung iba sa inyo kasi gusto mo yung person na involved doon, pwedeng ganun. Or kung hindi ma, yeah, maybe gusto mo yung taong involved doon and you see this person as your soulmate. Pero kung hindi naman ganun, pwedeng gusto mo lang i-break because may nakikita ka na something na hindi maganda dito sa relasyon na ito. So that could be a relationship na friends mo or families mo na hindi mo feel yung kakonect niya, ganyan, gusto mo maghiwalay sila or what. Or yung iba naman kasi kakonect mo yung person na involved dito. Basta ang nakikita natin, gusto mo ng breakup or separation if you're single mula dito sa dalawang taong magkakonect na ito. Okay? So anyway, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? For Earth Sign, please. Pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? For Earth Sign, please. Taurus, Virgo, Capricorn. Wait lang guys. Lumipad yung isang card. You do have here the Knight of Wands, okay? And the Chariot. The Ace of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Cancer energy, and bottom of the deck is the Seven of Pentacles, guys. For some of you, you could be dealing with a person na laging nagta-travel or laging, I don't know kung ang work ba niya is rider, pero parang laging nagmumotor, ganun. Anyway, okay lang kahit hindi. Or maybe this person loves to ride a motorcycle, so pwedeng ganun. Yung iba naman sa inyo, this could be a new person. Yan. Pero para doon sa magkakarelasyon na, itong person na ito, parang meron siyang mga gustong puntahan. Yung person na kakonect mo. Na may kinalaman sa money. If you're dealing with the person na nabanggit ko kanina na parang who really loves motorcycle, medyo kailangan niya mag-ingat, no? Kasi nakita tayo din na possible sickness or accidents na pwedeng ma-involve itong taong ito, and that
kailangan niya talagang mag-ingat dito, no? Kasi, or, kahit hindi motorcycle eh, pwedeng pag anything na may kinalaman sa pagta-travel. Okay, pero, high chance lang na yung siya mismo kung siya yung nagda-drive. So, kailangan niya magdoble ingat dito. Okay? Nakikita ko na, nakakita ko ng mga bagay na parang kailangan mong tapusin, no? And gagawin mo ng paraan na matapos ito. You are this person na ipupush mo talaga. Minsan may mga terms na hindi mo maintindihan, pero ipupush mo itong bagay na ito. And I can see you being busy here. Marami kang responsibilidad, pero as much as possible, gagawin mo, gagawin mo ng paraan na matapos at maayos itong responsibilidad na ito. With the death card, yeah. Pwedeng pagdating sa love, wala ka muna pakialam masyado ngayon because of gusto mo muna nga tapusin itong trabaho mo na ito. Or, I can see a lot of actions coming from you. Para naman doon sa mga magkakarelasyon na, there's the support, there's a lot of support para sa inyong dalawa. Nandun yung suporta mo dun sa person mo, nandun yung suporta niya para sa'yo. Parang nga, sabi ko sa'yo, kung meron ka mga bagay na gustong tapusin, parang itong person na ito, tutulungan ka niya na magawa or matapos mo itong mga bagay na ito. For those of you who are single, you're willing to offer something to someone once na mag-end na kung ano man itong connection or relationship na ito, para nga dyan ka para sa kanya. And then the Seven of Wands, nakakita ko na pag-i-struggle sa'yo na ayusin ito mga bagay na nasa harapan mo ngayon. Maybe hindi ka masyadong happy sa mga ginagawa mo with regards to your work, career, business, yan, if you're single, but nakikita natin may mga nagpipigil sa'yo para ma-achieve mo yung full potential mo. For those of you dealing with your soulmate, kinakat off ka nitong soulmate mo, no? Nung person mo, because yung person nito is very sad na parang feeling niya ay hindi siya welcome sa buhay mo, or maybe masyado ka kasing maraming responsibilidad at inaasikaso ginagawa. So parang ito person nito is ay busy yun, ganun. And then nalulungkot siya kasi parang feeling niya wala na siyang chance or pwesto sa buhay mo, parang ganyan. So ito pa rin, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit umiiwas siya sa iyo. Okay, kina-cut off ko niya sa buhay niya kasi feeling niya hindi na siya welcome para sa iyo or hindi, wala nang chance sa inyo. But at the bottom of the deck, ang concentration mo kasi is mga material things, material gains. So wala kang pakialam sa love. Pakialam mo yung priorities mo na gusto mo mabili ito, ma-achieve itong bagay nito, mga goals mo, mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay, ano yung advice for you for Earth Sign?
You do offer the Nine of Pentacles since ang gusto mo rin naman is success, ano, money, career. Ang advice para sa'yo, you do hover the Hermit and the Star. Okay. Mas ma-achieve mo yung pangarap mo if you would go into this, into Hermit mode, you know? Kung magfo-focus ka sa sarili mo and then wag mo munang isurround ang sarili mo sa mga ibang tao. Mas mako-concentrate mo yung mga gusto mong matapos, mga dapat mong matapos kung mananatili ka muna mag-isa muna sa ngayon. Kumbaga, wag ka muna magpunta sa mga barkada, sa mga kaibigan or whatever. Mas maganda yung time alone. Okay, nai-improve yung skills mo, yung knowledge mo, natatapos mo yung mga dapat mong tapusin kung mananatili kang mag-isa muna. Ayan, mas nakikita natin magiging mas successful ka dito kung gagawin mo itong mga bagay nito. And you do hover the Star, Aquarius energy. Yeah, that is your wish, your dreams, and that is what you want. Yung goals mo, yan, ma-achieve mo yan. Lalo na kung meron kang sinisimulan with the Ace of Swords. Ayan, mas maganda na simulan mo ito nang mag-isa ka lang muna or mag-focus ka muna na dapat matapos mo ito. I-push mo yung sarili mo kasi kaya mo ito. Hindi mo kailangan ng tulong actually. At regarding sa love, I can see this, there's a person na malayo sa'yo na parang gustong mag-offer ng something sa'yo, which is maybe love. And I can feel like in the near future, possible na tapusin niya yung paghihirap niya and pwedeng humarap siya sa'yo and to show you something, to offer you something. Pero sa ngayon kasi hindi pa siya handang ipakita yon. Pero in the future, nakikita natin na gagawa siya ng paraan para maipakita niya sa'yo ito. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.